for my heart before even time began. My life was in His hand. I have a Maker. He formed my before even time began, my life was in His hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees each falls and hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He'll go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. Me Hello, good day to everybody. I'm Brother Malbert Gansuan. I'll be your guitar teacher for this session, for this video session. So I'll be tackling more of the some basics of how to play the acoustic guitar. So as you see here, kung nakikita nyo po dito, I have here a Taylor acoustic guitar. So there's many kinds of guitar. We have the what we call the electric guitar, kung saan po yun po yung gitara na diretso po na kahoy. Okay? So, itong acoustic guitar, meron po siyang body wherein pwede mo siyang gamitin kahit na hindi po siya nakasaksak sa amplifier. So here, kung makita nyo dito, nakasaksak po siya kaya tinatawag na electric acoustic guitar. Okay? Kasi meron po yung mga acoustic guitar po na wala po siyang pickup. So, you just can play them anywhere. Pero kung magpi-play ka sa church na kung saan maraming mga tao, you need to have an acoustic electric acoustic guitar for you to plug in the cable going to the guitar amplifier para marinig ng karamihan. Okay? So ito ngayon ang gagamitin ko. So I'll be talking more about the acoustic guitar. So before we proceed, I want to show you yung mga basic parts ng gitara. Kasi mahirap po yung alam po natin mag-play ng guitar, hindi po natin alam kung ano yung mga parts ng guitar. So there are three basic parts ng acoustic guitar. So we have the kung sa tao, mayroon tinatawag na head. So from here, ito hanggang dito, ito po yung head. Okay? And then we have the neck. So from here, ito po, yan yung neck, and then we have the body. Okay? Okay, so head, neck, and then the body. Let's go to the head. Sa head po, makikita po natin to, ito po ang tinatawag na tuning keys. Wherein, ito po yung ginagamit natin to tune the guitar. Okay, kaya tuning key
parang susi. Alright? And then, dito naman po sa neck, we can find the frets. So, kung makita nyo itong mga maliit na bakal, ito po yung tinatawag na nagdi-divide po ng numbering ng frets. So, we have the, here, this is the first fret. Okay? Second fret, third fret, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10, 11, 12, 13, 14, and so forth, and so on. Alright? So, yan po yung andito sa neck. And then, we have the itong mga dots dito, kung makikita nyo, yung white dots dito. Yan. Yan. Dito. Tapos, kung dito sa side nya, may makikita kayo dito, meron din siya dun. Okay. So, ano bang purpose nitong dots na to? Bale, ito po yung guide natin. Okay? So, halimbawa, ngayon ako, nakaupo ako dito, syempre, hindi ko siya makikita sa harap. Pero, dito sa taas, makikita ko kung anong fret ako para may guide ako. Okay? So, itong mga dots na to, they are used as guides for you to know where are the frets are. Alright? Kung makikita nyo dito, double dot, ibig sabihin, ito yung 12 fret. Okay? Ito na yung parang, kumbaga parang first octave. Kung sa keyboard, yung tinuturo ni Sister Ruth, meron tinatawag na first octave, second octave, third, and fourth. Dito naman, parang ito na yung first octave. And pag pumunta ka na naman dito, dito na yung next octave. So parang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi, fa, sol, la, okay. We will go back. Sila tuloy. Okay. Okay, sa neck, we have the dots, the guide dots, wherein, kung makikita nyo dito, yung double dot, ito po kumbaga parang first octave. Kung sa keyboard, meron tayong first octave, second octave, third octave, and fourth octave. Dito naman, ito yung parang, kumbaga parang first octave niya. And then the next is the second octave. Okay. So, ganyan. So, guide dots po mga to para mas easy po yung pag-play po natin ng guitar. Kahit na nakaupo tayo, kahit na nakatayo tayo, at least alam po natin na kung saan po yung naka-locate or saan po yung fret, located yung fret natin. Okay? So, sa body, we have the hole dito. Okay? Yung body hole niya dito. Tinakpan ko po ng ganito kasi ito, ang tawag dito, yung parang goma na eksakto dito sa hole niya is, this is a feedback destroyer. Wherein, ito, pinapatay niya yung feedback. Kasi kung minsan, pag nagpi-play tayo ng gitara, tapos katabi natin yung amplifier, bali yung amplifier, pag malakas siya, pinipick up niya ulit, kaya nagkakaroon ng feedback. Kumbaga parang kung nagpi-play ka ng guitar, at lalabas yung sound dun sa katabi mong amplifier, pinipick up niya ulit, kaya nagkakaroon ng feedback or na sound. Hum na sound. Okay? So, ito pong gamit nito. Alright? And then, I forgot. Sa neck pala, meron tinatawag na ito yung nut. Okay? N-U-T, nut. Kung saan, dun nakapatong itong strings na to. Yung mga strings. Alright? And then, okay, balik tayo sa body. Sa body, we have the bridge. Dito rin. Dito rin nakapatong itong mga strings natin. And then, yung block dito, ito po yung tinatawag na pick guard. Pick guard, ibig sabihin, pag nakahawak po tayo ng pick, siya po yung nag parang pinaka-guard dito para hindi po magagasgasan yung magagasgas itong body ng guitar. Okay? Ito po yung sinasabi ko na pick guitar. Okay, ito is 0.73 yung thick niya. Kasi may mga thickness yung mga pick. Pero I recommend wag yung masyadong matigas, wag naman yung masyadong makapal. So yung masyadong manipis. Okay, yung katamtaman lang. Ito is
0.73 mm, so katamtaman lang siya. Hindi siya yung katigasan at saka yung masyadong manipis. Alright? So, makita nyo, usually pag nag-i-strum kasi tayo, gumaganan yung kamay natin, hindi naiiwasan na yung pick, nag-i-slide siya dito. Okay? Kaya kailangan merong pick guard para hindi po masira yung body. Okay? Alright. And then, we have the, makita nyo dito, ito yung mga knobs dito sa, kasi nga electric acoustic guitar ito, ito yung mga knobs niya. Ito yung kung saan kinokontrol natin yung tone at saka yung volume na lumalabas sa amplifier natin. So, here, this is the high tone and the low and then the volume. Okay? So, we will be talking more about this on the coming video series. Pero as of now, malaman nyo lang kung ano yung mga to. Okay? We will be explaining more in detail sa mga susunod po na video natin. So again, ito yung control knob kung saan pwede nating masyadong kung singkit yung sound or masyadong mababa yung sound, dito po natin siya i-tune. Saka yung volume kung gaano kalakas or gaano kahina ay dito po. Ayan. Alright. And then we have this strap here. Kaya pwede mo siyang gamitin na nakatayo. Okay? Pero ngayon nakaupo ako. Pwede mong gamitin to for kung standing position yung paghawak ng guitar. You need this one para hindi po tayo mahirapan mag-play. And then we have the holder niya dito. Ayan. Din sa kabila. Sa holder nito, doon nakasasak itong plug natin. Okay. So that's the basic parts of the acoustic guitar. Meron po pala tayong isa pang part na importante sa gitara, yung strings. Okay, I forgot the strings. So we have the strings. Kung wala tong strings na to, wala pong lalabas na sound sa guitar. Ito po ang isang pinaka importante. Kaya dapat ang igastusan nyo is yung strings nyo. Dapat yung magandang strings. Okay? So, sa strings naman, meron po tayong numbering. So, dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, we have 6 strings. Okay? So, ito po si number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, and then number 6. Okay. Kung makita nyo, si number 1, siya yung singkit, ang tunog. Tapos high, singkit. Tapos yung 6 naman, low. Okay, so yan po yung mga strings natin. Alright, let's go back to primary chord form number 1E. So, in the form of E, so yung index finger natin nasa 3rd string, 1st fret. And then yung middle finger natin nasa 2nd fret, 5th string. At saka itong ring finger nasa 2nd fret, 4th string. Okay? So, ganyan. Ganyan. So, E. Okay. Ngayon, try natin kunin yung mga ibang chords using this form. Okay. So, E. So, anong susunod sa E? F. Diba? So, E to F, is half step. Paano yun? Okay. Ibig sabihin, half step higher. Okay. So, ang half step higher, in other terms, is sharp. Okay. Half step lower, flat. Ulitin ko. Ang half step higher is sharp. Half step lower is flat. Okay. So, ngayon, using E, gusto kong kunin yung chord na F. So, paano yun? Simple lang po. So, E to F is half step. Remember that, ha? Kaya, wala pong chord na E sharp at F flat. Okay, you remember that? So, E. So, E to F is half step higher. So, pataas. So, towards the body, pataas. Towards the neck,
flat, pababa. Alright? So parang pabaliktad, no? So papunta dito, pataas, papunta naman dito, flat, sa head niya. Alright, so E to F is half step. So i-move ko siya ng half, pataas. Yun. Pero not in tune. Kaya ang gawin natin, lagyan natin ng bar. So halimbawa pag ganyan, parang ganito lang yan eh. Parang ganyan yan eh. Parang yung nut, ito, itong kamay natin. So parang i-move lang natin siya. Ganyan. Para lalabas yung tunog ng F. Okay, nakita nyo? So E to F is half step. So half, yan. Pag ganito, that is whole. Okay? So half, yan. Pero not in tune siya, kaya dapat i-move natin ito, pero hindi naman pwedeng i-move si nut dito, kaya gawin natin yung index finger natin ang gamitin natin na pinaka nut or bar. Yun. Okay, so that is F. And then F to G. So F to G is one whole step. Okay, yung E to F half step. Yung F to G naman is whole step. All right? So whole step. Paano natin makukuha si G? Taas, mag-move tayo ng whole step. Half step, whole step. So this is G. All right. So tanong niyo siguro, paano naman Brother Malbert yung half step higher ng pagpupunta ka ng half step higher ka pag nasa F ka? So halimbawa ganito. Ano yung sinabi ko kanina? Half step higher is sharp. Half step lower is flat. Okay. So kung mag-move tayo ng half step using si F na pataas ito, that is F sharp. Alright? Ngayon, pag itataas ko siya ng half ulit, parang naging one hole na, G. Alright. Paano naman yung C flat? Oh, kung naka-G ako at i-atras ko siya ng half, that is one flat, that is G flat. Magtatanong, siguro tatanungin nyo, bakit? Ay, akala ko ba F sharp? Bakit G flat? Yun po yung maganda rito. So, yung F sharp and G flat is the same. Dalawang pangalan nga lang. Parang kung sa atin, meron yung, ano ba yun? Yung baptismal name, saka yung alias. Okay? Kaya meron yung mga iba, dalawang pangalan, pero iisang tao. So, parang ganito rin yan. F sharp or G flat. It's up to you kung ano yung gusto mong ipangalan. Walang mali po doon. Okay, bahala ka kung mas gusto mo ang term na F sharp or G flat. Alright. Okay, let's go to the next. Paano naman natin makuha si chord na A? O, using yung chord form number 1 na E. Okay, so, di ba G tayo? G. So, pagpunta tayo ng A, G to A is whole step. Alright? So, half step, whole step. Higher. So, that this is A. As in, apple. Alright. And then, A to B is whole step. So, half, one whole. So, this is B. Then, B to C. Ito, take note. Ito rin ang, take note nyo ha. Yung kanina, E to F is half step. Ngayon naman, ang B to C is half step. Kaya wala pong D sharp at walang C flat. Okay? Okay, so B to C is half step. So, taas ko siya ng half. So, this is C. And then, C to D is whole step. Half step, whole step. So, this is D. And then, D to E is whole step. Half step, whole step. Wala na. Hindi ko na makon kasi hanggang nandun na lang. Okay? So, E. So, the same sila dito. Lower E, higher E. It's just the same. Medyo masingkit lang dito.
Di ko na makuan. Alright. Okay, so that is primary chord form number one. Let's proceed to primary chord form number two. Ano siya? It's in the key of A. This is primary chord form number two. Okay. So, balik tayo. Paano natin makukuha ang mga ibang chords using primary chord form number two na A? Okay. So, punta tayo sa pinakamalapit na chord. So, anong malapit sa A? B. So, A to B is whole step. So, half step, whole step. So, again, not in tune siya. Oh, we need to move the not again. Itong not na to, we need to move here. Pero hindi naman pwede, di ba? Kaya gamitin natin yung index finger natin na pinaka-not or bar. So, A, half step, whole step, B. So, this is B. Then, B to C, whole step or half step? Half step. Okay. Half step. Yeah. So, that is... C. And then C to D, whole step, half step, whole step. So this is D. Oh, paano naman si E? Oh, D to E. So D to E is whole step. So half step, whole step. And then E to F is half step. So F. And then, F to G is whole step, half step, whole step. And then, G to A, okay, again, higher A, whole step, so half step, whole step. So this is A. The same sila dito, higher A. Okay, so again, yung mga half step, the same din sa sinabi ko kanina. Pag mag half step higher ka, you call that sharp. Okay, again, dito, pag half patas tayo, sharp. Okay, so patas tayo is sharp. So A, patas tayo ng half, so this is would be A sharp. Okay? Kaya kung naka-B tayo, atras tayo ng half, B flat. So B, baba tayo ng half, B flat. Alright? So that is B flat. Or A sharp. The same. Okay. So that is primary chord form number 2. Let's go to primary chord form number 3. Ito yung D na form. So D. Alright. So D. Paano naman natin makuha yung mga ibang chords using the chord form number 3 na D? Primary chord form number 3 na D. Alright. So, D to E is whole step. Half step, whole step. So, this is E. Alright. So, hindi naman pwedeng ganyan kasi ma-out of tune itong mga ibang strings sa taas. Kaya we need to move again the nut. We need to put a bar. So, pag ganyan. Yan. So that is E. Alright. And then E to F, half step. So this is F. Then F to G is whole step, half step, whole step. So this is G. And then G to A is whole step, half step, whole step. And then A to B is whole step, half step, whole step. And then B to C is half step. Okay? So move natin ito, half step. Yan. And then C to D is whole step. So, ayan. Dito na. Wala na. Nag-stop na dito. Okay? So, higher
higher D. Hanggang, hanggang dun na. Alright. So that is the primary chord forms na three forms na yung sa primary chord form number 1, E, primary chord form number 2, A, then primary chord form number 3, D. Okay? Okay, let's go to the next. Secondary chord form. Okay, ano yung mga secondary chord form? Okay, ang secondary chord form, 1, is G. Alright? Ganito. Alright. G. This is secondary chord form number 1, G. And then, we have, dito, kung sa primary chord form number 1, pwedeng parehas dito, the same lang sila. So, this is G. And then, secondary chord form number 2, C. Okay? So, dito. Dito. Dyan. So, that is C. Ulitin ko. Yung first is G. Dito. 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 Most of the time, dito nag, maraming nagkakamali na, na musicians. Hindi po, ito po yung mali. Mali po to. Okay? Huwag na huwag nyo pong gagawin to. Ang tamang forma po ng fingerings ng G pag sa secondary chord form tayo is ganito. Bakit? Ang family chord po ng G, C, and D. Kaya kung mag-C tayo, mas madali. O, diba? Di gaya na pag ganito, pag mag-C ka, magta-travel pa yung kamay mo papunta doon. Pero kung naka-G ka, tapos pupunta ka ng C, ganun lang. Ayan. Ayan. Alright? So that is in the primary secondary chord forms. Okay, yung tertiary chord forms naman po tayo. Yung to sa tertiary chord forms, meron po tayo yung isa is F major 7. Ito. So, tertiary chord form 1 is F. Parang F din siya. Kasi pag F dyan, parang hirap. Parang the same din sila. Okay, so that is F major 7. F, I mean to say. Then, we have B7. Ganito. Yan. So this is B7. Same dito. Ito yung B7 sa primary chord form number 2 na A. So alright, so that is tertiary chord forms. Alright. So that those are the major chords. Automatic po pag sinasabi natin na A, B, C, D, E, F, G, that is major. Okay? Hindi lang po tayo kasi sanay na sinasabing A major, B major, C major. Okay, automatic pag sinabi natin A, sinabi natin B, C, D, E, F, G, major po siya. Okay? Ngayon, paano po natin makukuha yung mga minor? So balik tayo sa primary chord form number 1. So E. Dito, kung gusto natin makuha yung primary chord form dito, let's move the index finger half step lower. Okay. So, one flat, half step lower. One flat or half step lower is the same. Okay? Pag sinasabi kong one flat, half step lower yun. Yun po yung ibig sabihin nun. Okay. So, saan ang index finger natin? Ito. Sabi ko, let's move this index finger one flat or half step lower. So, yun. Eh, hindi naman pwede, di ba? Kasi na sa outside na siya ng nut. So, that is E minor. So, ulitin ko. So, E. Pag i-minor natin si E, let's move pag chord form primary chord form number 1, let's move the index finger one flat.
Yan. So, ayun, pag gusto na natin kunin yung mga ibang chords, the same with the major chord kanina. So, E minor. Paano yung F minor? So, E to F is half step. So, i-move natin siya ng half step higher. Yan. F minor. Okay? F to G is one whole. So, half step. So, that is G minor. And then, G to A, whole step. A minor. A to B, whole step. B minor. And then, B to C, half step. C minor. And then, C to D, whole step. D minor. And then D to E, whole step, E minor. The same here. Alright. Kung napapasin nyo, lahat, pagkapunta natin sa 12th fret, yung bar natin, yun yung higher chord. So, yun ang pinaka-guide natin. Alright? Pagpunta natin ito, ibig sabihin, doon na yung first octave. So, E. E. Yan, the same. Alright. So, let's go to primary chord form number 2. Say A. Oh. Paano natin makuha yung minor? Oh. Dito naman, let's move the small finger half step lower. Ito i-move natin dito. Yan. Dun, papunta doon. Alright. So, pero hindi po natin pwedeng gawin yon kasi nga dito yung small finger natin. Kaya pwedeng si index finger na lang ang kukuha doon. Okay? Tapos, alisin natin to. So, that is A minor. A minor. Okay? So, how about the other chords? Oh, A to B, B minor. So, A to B is whole step. So, half step. So, substitute lang natin dito. Siya yung magbabar dito. Move natin dito. Yun. And ganun. So, B minor. Then, B to C. Half step. So, C minor. C to D, whole step. D minor. D to E, whole step, E minor. Then E to F, half step, F minor. And then F to G, whole step, G minor. And then G to A, is whole step. So this is A minor. The same with this, A minor. A minor. Ko na ma-press. Alright. So, the same din sa primary chord form number 3 na D. Okay, punta naman tayo dito. So, let's move the middle finger half step lower. Okay? So, paano yun? So, move natin dito. Ito, i-move natin dito. Sa, andito siya sa 2nd fret, i-move natin sa 1st fret. Ito, kasi nga, half step lower. Okay, yung C, middle finger. I-move natin doon, half step lower. Okay, so hindi naman pwede na pupunta doon kasi andito si index finger. So, si index finger na lang kukuha. Tapos, palit sila. Ayan. So, that is D minor. Alright? And then, D to E. Kunin natin yung mga ibang chords using primary chord form number 3 na D. So D minor, D to E, E minor. So D to E is whole step. So this is E minor. Yan. Pero pag i-play na natin yung 4th string, out of tune. Kaya we need to put A bar. Ganyan. Ganyan. Okay?
okay, and so forth na yan. Hanggang pumunta tayo ulit dito na D minor higher. Let's go to the 7th. Di ba? May nakita natin sa mga songbooks na 7th. Di ba? O, paano naman yung 7th? Okay, balik tayo sa primary chord form number 1. In getting the 7th, so ito is E. So gusto kong kunin yung E7. Oh, so paano yun? Move the ring finger to flats. Okay? Or whole step lower. Two flats. Or dalawang half. So ito i-move natin dito. Pababa ng isa, dalawa. Okay? Pero wala naman. Hindi naman natin pwedeng pindutin yun kasi nasa labas na siya ng nut. So ito, alisin na lang natin. Yan. So again, para kunin natin yung 7th, si ring finger, i-move natin siya ng 2 flats. So 1 flat, 2 flats. So 1 and 2. So alisin na lang natin. Okay? So this is E7. Okay? So the same. Kung paano natin kinuha yung mga minor, the same din. Taas-taas lang natin doon. I-apply lang natin yung kwan. Oh, F, this is F7. So, E7, E to F is half step. Ayan. So, that is F7. Okay. Hanggang tuloy-tuloy na lang na ganun. Okay. So, primary chord form number 2. Let's move the ring finger 2 steps lower. Or 2 flats. So, i-move natin to dito and dito. Kasi nga dalawa, di ba? 1, 2. Hindi naman pwedeng ito makapunta doon. So, hindi na, at saka hindi na kailangan kasi nasa labas na siya ng nut. So, that is A7. Or ganito. Kasi parang mahirap yung ganyan. Mas magandang ganyan na lang. No, mas easier. Alright? Ngayon, paano naman yung mga iba? So, halimbawa pag A7, gusto kong kunin yung B7 in the primary chord form number 2. So, A to B is whole step. So, half step, whole step. So, i-move lang natin ng ganito. So, that is B7. A7. A to B is whole step. So, B7. And then B to C is half step. So taas lang natin ng half, C7. And so forth. Ang pataas doon. Okay? And then sa primary chord form number 3. So paano natin kukunin to? I-move natin ulit si ring finger ng 2 flats, the same. So ito si ring finger, move natin ng 2 flats. So 1, move natin 1 and 2. Okay? So let's try to arrange. Hindi naman kasi makakapunta si ring finger doon eh kasi andito yung dalawa. So i-move lang natin. Imbis na yung kukunin ni ring finger, kukunin na lang ni index finger. Taas natin itong middle finger dito, yung iniwan ni index finger. Ayan. Then yung iniwan nito, yun ang kukunin ni ring finger. So that is D7. And the same through. Pag kukunin natin yung mga ibang chords, taas lang tayo. Halimbawa pag E7, taas lang natin ng E. So D to E is whole step. So half step, whole step. So this is E7. Okay? Parang ganyan na lang yan. Okay? And so forth. E7, F7, G7, pataas. You just follow yung sequence natin. Hindi po kayo mawawala doon. Alright, so that is 7th. How about suspended? S-U-S. Diba nakikita niyo yung mga sa mga songbook is S-U-S. So parang D-sus, E-sus, G-sus. Yan. Ang ibig sabihin ng S-U-S is suspended. Alright? So, pag dito,
numerical form number one tayo, you move the index finger one sharp. Okay? So, where's the index finger? Ito. I-move natin siya one sharp. So, doon. Pero, awkward na, no? Kaya, imbis na itong kukuha, ito na lang. Pupunta siya dito. So, ganon. So, this is E suspended. E sus. E suspended in longer name. Pag gusto mo ng shortcut, E sus. Yan. Usually, itong sus na ito, ginagamit sa mga intro. Halimbawa, pag key of E yung song. So, ako pag sa mga worship songs or pan, ito yung ginagamit ko na simplest intro. Pag key of E yung song. Halimbawa, yung I worship you, di ba? Pwede ko siyang intro, gamitin ko lang yung suspended. So E, then suspended E. E. Then E. E suspended. I worship you, my creator God. Ganun. So yung suspended, mostly ginagamit natin for intro. Or passing chord. Kumbaga ay passing chord going to the verse or going to the chorus. Ganyan. Alright, so the same, E suspended. Pag gusto natin kunin yung F suspended, so E to F is half step, so taas lang ng half. So that is F suspended. Then F to G, is one hole, G suspended, and so forth. Alright? Sa primary chord form number 2, paano naman natin kukunin to? Okay, paano yung A sus? Okay, A suspended in the primary chord form number 2, i-move natin si small finger one step higher. So, ganon. So A, move natin si small finger ng one step higher or one sharp. Ganyan. A suspended. Alright? And then pag gusto natin kunin yung mga ibang chords na suspended using ditong form, so move lang natin to. So A to B is whole step. Suspended and so forth. Alright, i-review nyo lang yung mga half step, whole step na sinabi ko kanina. And then sa D, primary chord form number 3, D, paano ba natin makukuha yung suspended? Move the middle finger one sharp. So i-move natin siya one sharp. So ito i-move natin dito. Yun. Mahirap. Kaya ang simplest, gagamitin natin si small finger na siya yung kukuha. So, ganun. Suspended. D suspended. And the same din. Pag kukunin yung E suspended, D to E is whole step. E suspended. The same with this. Parang mas kung narinig nyo, parang mas high tone ito kumpara sa dito. Yan. Pero they are just the same. And then, and so forth, pataas. Makukuha nyo mga ibang chords. Alright, so, those are the basic chords. Yung major chords, minor, seventh, and then suspended. You can combine all those. Kaya may tinatawag na A minor 7th. A mga ibang terms pa na pangalang chords, B7th, B minor 7th or E7th. Okay? So, dun yun lang po ibibase yung mga first na sinaunang sinabi ko po kanina. Okay. So, that is the way to do the chords. Okay, next, we'll go to the family chords. Alright,
Alam kong excited na kayo. So, punta muna tayo sa family chords. Okay. Kung sa C tayo, ito yung C, di ba? Ito yung secondary chord form na C. Ano yung mga family chords niya? C, and then F, and then G. That is the three basic family chords ng C. Alright? C, F, G. Okay. Ngayon naman, pag D. Pag D, D, G, A. Ulitin ko. D, G, A. Okay. Pag E naman. Ano yung family chords niya? E, A, B. Ulitin ko. E, A, B. And then F. F, B flat or B flat or A sharp. Then C. Ganyan. F, B flat or A sharp. And then C. Or ganyan. Same din. Parehas din. C, C. Diba? Kasi nga A, B, C. Alright? And then G. G, C, D. Right? And then kung key of A naman, A, D, E. Okay? And then pag B, B, E, F sharp. Okay. So F, tas natin ng half, F sharp. Or G, G flat. So B, E, F sharp, or G flat. G flat. And then balik sa C. Ayan. Ano ba yung mga family chords? Ang family chords, ibig sabihin, pag kung ano yung key ng song, gamitin mo yung tatlong yon, hindi ka hindi po siya out of tune. Hindi po silang or hindi po out of tune yung song. So, halimbawa, yung Amazing Grace. So, pansinin nyo, lahat na ginagamit ko dito, family chords niya. So, C, F, G, then C. Alright. So, pansinin nyo. Napapansin nyo doon, yung tatlong chords lang yung ginamit ko doon. C, saka F, and then G. Diba? Kaya madali. Alright. Yung mga ibang family chords niya, na meron tayong tinatawag na ibang family chords niya din. Kasi usually is 5 kasi yung main na magkakapamilya. Pero I'll be talking more of that on our next videos. Pero as of now, ito muna ang memories natin. Yung mga basic 3 family chords. Let's go to the exercises, finger exercises. So first, here, you try to spread your fingers to the frets. So first, second, third, fourth. All right. Ang gawin mo, using my pick. I'm using my pick kasi nga masakit pag yung finger. Okay? Lalo na pag mga ladies. Mas maganda kung gamit ko ng pick para hindi masakit eh. Masakit sa finger natin. Alright. And one thing more, be sure to cut your fingernails. Kasi you can never play smoothly kung mahaba yung mga kuko natin dito sa right finger kung ikaw ay right-handed. Okay? So, ganito yung finger exercises natin na pwede nyong gawin. Then, pwede nyo nang kunin siya pababa. Alright.
Okay, kung napapansin nyo, dito, pag dito naman, dapat up, down, up, down. So, okay. Okay. Kin nyo? Nakita nyo? Ulitin ko. Ganun. So, okay, so sa una, dapat ang gawin nyo is slow muna. Wag po tayong yung nagmamadali. The slower and maintaining the beat, so much better. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin na pag mabilis ka, magaling ka na. Hindi po. It's how you maintain your beat. Alright? Kasi marami po yung mga magagaling, pero hindi nila kayang i-maintain yung beat nila, eh, wala din pong silbi. Alright? If you are in a band, kung saan may drums, may bass, dapat you go with the beat. Okay? Kasi pag kung nagkamali ka doon, you are going your own beat, masisira yung total output ng music. Okay, if you are in a band. Alright, so do that every morning. The next task. Yan, hinigas niyo yung kamay ko. Yun yung exercises natin. Okay? That is finger exercise para maging flexible yung kamay natin. I understand, lalo na pag yung mga medyo kagaya ko na medyo tumanda na, talagang mahirap talaga. Pero we need to do that. Eh kung yung we need to exercise to be flexible, eh the same true with our fingers. We need to exercise for us our fingers will be flexible para pwede natin kunin yung mga ibang chords. All right? Na ganyan mga chords. Hindi natin makukuha yun kung hindi na-exercise yung fingers natin. Okay? So that would be one exercise. One plucking exercise. Okay. Ito ang gamitin natin, yung D, kasi mas madali. So, again, using my pick. Okay, in the key of D. By the way, the strings have equivalent corresponding keys. Okay, it has corresponding keys yung itong strings natin. So, ito, may key siya. So, this is E, B, G, D, A, E. Dalawang E, ito, saka ito. Ito, high, low. So, they are the same E. Okay? So, paano yun? So, paano natin i-memorize? Every boy goes down after eating. Every boy goes down after eating. The same true. We need to memorize that because yun po yung corresponding key niya or tune niya. Kaya kung mag-tune kayo ng guitar, kung mayroon kayong tuner, okay, ngayon usong-uso ngayon yung pag may Android phone ka, pwede mong installan na siya ng free na guitar tuner yung Android phone. Okay? Na wherein you can tune your guitar using your Android phone. Android phone. All right, I've here my Android phone, my Samsung phone. And I may install ako dito. That's my daughter. Okay, ito yung isang free na app. Guitar Tuna. Pwede nyo siyang i-download sa Play Store. Free. Okay, so yan. Makikita nyo dito, pag plinay ko tong guitar, or even my voice. Hey. Hey. O yun.
key of G. Yan. E. Yan, hanggang sa magsesentro siya. Then B. And then G. D. And then A. Then E. Yan. Try nyo nang install sa mga phones nyo. At least ito, kahit na hindi ka nabibili yung tuner na isa, nasa phone mo na. Ngayon, sa D tayo, sa plucking. So again, this is D. Every boy goes down after eating. So, yun ang first na i-pluck natin. And then second is yung second string. Third is yung third string. And last is the first string. So paano yun? So 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1. Alright. And then we have the strum. Usually sa church setting natin, most of the time yung mga lineups ng mga worship leaders is marching songs. I've been in the music ministry since mid 1990s, and I observe na common of our songs is from the Hosanna integrity music. At most of their songs, sina Don Moen, Paul Wilbur, and the other worship leaders back then, most of their songs is marching. Lalo na nung 1980s, mga late 80s. Kaya doon ako namulat. Most of the songs is on marching. Kaya, paano bang marching song? Okay. Ang marching, so sa D tayo, kunin natin yung root na D. So this is D. Strum po natin, down, down. So, ayun, bilisan lang natin. Chord na tayo doon. So, pag D, ano yung family chords? D, G, A. Okay. Pag sa D, ito ang first pluck natin. Kasi ito yung D, open string D. Tapos yung tatlo. And then pag mag G tayo, ito yung G. I'll be talking more about on the fretboard on the coming video lessons natin. But for the meantime, dito muna tayo mag-focus, okay? So, ganun. Pag sa G, ganito ang strum. O sa A naman, fifth string, and then the rest of the string. So, then G, then A. So that would be the marching exercise. So for now, yun mo nang pwede kong ma-share. Don't you worry, because if we can find time to record the other lessons, ito lang po is papiyaw lang po ito ng basic. Meron pa po yung mga iba in detail na po yung sa next na videos natin. So again, this is Brother Malbert Gansuan, and thank you very much for listening and watching.
God bless.